Umarangkada na po ang bakunahan ng bivalent vaccine sa bansa na ayon sa mga pag-aaral ay mabisa laban sa iba't ibang variants ng COVID-19. Ang mga unang nakatanggap niyan sa pagtuto ni Ivan Mayrina. Kasunod ng Health Secretary, mahigit 2,000 medical frontliners ng Philippine Heart Center naman ang tuturukan ng bivalent vaccine kontra COVID-19. Dagdag protection yan sa kanila at kanilang mga pasyente, lalo't mabisa ang bivalent vaccine kahit sa Omicron subvariants BA4 at BA5 na nagsanga na sa iba pang mga subvariant ayon sa mga pag-aaral. It is a booster shot that strengthens the immunity of an individual. Ang 2,900 doses na nakuha ng Heart Center, bahagi na mahigit 390,000 doses sa donasyon mula sa Lithuania. Tulad dati, prioridad ang A1 o mga healthcare workers at mga A2 o mga nakatatanda na vulnerable o mas malamang tamaan ng malalang COVID. We should not be complacent, and that is why we institute programs like this which continue to seek to protect our vulnerable populace. Kasunod ng paglulunsad ng bivalent vaccination, naging panauhing pandangal din ng Pangulo sa unang National Soil Health Summit na layong isulong ang malusog na tanimang lupa sa bansa. Mahalaga yan, lalo't 75% ng lahat ng taniman sa bansa apektado ng erosyon o pagkaanod ng lupa. Problema rin ang mga tanimang nagiging tirahan, polusyon sa lupa, dulot ng maling paggamit ng mga patabat pesticide at pagkawala ng mga forest cover kada taon na may ambag sa degradation. We have come up with a 5-point priority agenda on soil and water management, such as a National Soil Health Program and the implementation of sustainable land management. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.